Galing akong namalingki, guys. Magluluto tayo ng kudzu soup. Isa tong soup na mga Chinese. Ang una nating gagawin is balatan. Dahan-dahan lang sa pagbabalat dahil medyo matigas ang balat niya. Meron itong nabibili, guys, sa palengke na sila na mismo yung magbabalat at magcha-chap-chap. Kaso nga lang nagmamadali ako, kaya ako na lang gagawa, ako na lang din magbabalat at maghihati-hati. Ang lasa nito, guys, is medyo manamis-namis na para siyang singkamas. Ganun yung lasa niya. Ginagawa tong flour, guys. Hindi ko lang alam kung ano tawag nito dyan sa atin sa Pinas. Dati kasi pinapahanap ako ni Amo ng arrowroot powder. Sabi ko, ano ba yung arrowroot powder na yun? Tapos isinerge ko kay Lulu Google. Ang arrowroot pala is the kudzu. Kaya nalaman ko na ginagawa pala tong powder. Kaso wala din akong nahanap. Ang nahanap ko, tapioca powder. So ito na, guys. Tapos na nating balatan. I-slice na natin ng maninipis para madaling ma-release yung katas niya sa sabaw. Kasi pag makakapal yung pagkaka-slice, matatagalan na mailabas yung katas niya. Kaya kailangan maninipis lang yung pagkaka-slice. Alam nyo, guys, pinasa ko yung beneficyo nitong sa ating katawan. Maganda pala to, lalo na sa mga taong manginginom. Nakakawala pala to ng hangover. Yung palaging nananakitang tiyan, nung nagtatai, nagsusuka, mabisang gamot daw to para sa mga sakit na yan. Kaya bagay pala to sa akin dahil madalas sumakit yung ulo ko, tas si Amo din madalas sumakit yung tiyan. Kaya bagay pala to sa amin, dapat uminom kami ng uminom ng ganito. Sa palengke may machine talaga nito. Yung pagkatapos mong balatan, tas isasalang mo lang siya, tas paglabas slice na. Mas madali nga lang yun kaysa ganito, pero dahil nga sabi ko nagmamadali ako, kaya ako na lang nag-slice. Ayaw nga ni Ma'am yung nakikita niya ako nag-slice kasi takot man siya sa kutsilyo. Nakita nga niya kanina na pagdating ko, sabi niya sa akin, bakit hindi ko na lang daw pina-slice doon? Ang sabi ko, sira yung machine. Huwag ka akong mag-alala, mag-iingat naman ako sa pagbabalat nito. Sabi niya sa akin, be careful. Makita nga lang niya ako mag-slice ng lemon. Umaalis yan, lumalayo. Parang aning. Pati nga pagbukas ng gas stove, takot yan. Kaya kawawa mga to pag wala silang kasama dito sa bahay. Baka magugutom mga to. Kasi pati pagluto ng pagkain nila, natatakot magbukas ng gas stove. Kung paano sila kakain, order na lang. Pero takot namang mag-order ng mga pagkain. So ito na, guys, tapos ko nang ma-slice. Ang susunod na natin gagawin is prituhin yung isda. Half cook lang siya, guys, tapos susunod nito ilalagay natin siya sa fish cloth or tela. Nilagyan ko pala siya ng 2 slice ng ginger para matanggal yung lansa niya habang piniprito. Okay lang na maduro, guys, kasi ilalagay din naman natin siya sa isang manipis na tela. So ito na, guys, ipinasok na natin sa isang puting manipis na tela. Itatali nating mabuti kasi baka mawarak lang siya, makawala sa ano, sa sabaw, edi maraming tinik. Kaya siguraduhin nating mabuti na maayos yung pagkakatali. So ito na, guys, naitali na natin ng mabuti. Ito na lahat ng mga sangkap. At ipapasok na natin to sa pinakuluan nating tubig. At ito na, guys, kumukulo na. Ipasok na natin ang isda.
at isunod na natin ang kudzo. Next is pork. I-blanch ko na pala to guys para mawala yung mga maduduming dugo. Then lagyan natin ng ginger. Ng dried tangerine. At red beans. At papakuluan natin to guys ng isa't kalahating oras. Kung busy ka, pwede kang mag-set ng timer. Kung hindi naman, tingnan mo na lang yung relo kung kailan ka nagsimula. At ng dried sweet honey dates. Pagkukunti na guys ang sabaw, pwede mo na siyang dagdagan. After 1.5 hours, lagyan mo na siya ng asin. Ang mga Chinese hindi mahilig sa maalat kaya konti lang. Tsansahin mo lang yung panlasa ng amo mo.